Hiding the CEO Son. Chapter 5. Busy ako kaka-type ng mga schedules meeting namin, tahimik rin ang loob ng opisina. Biglang may kumatok sa pinto kaya't sabay kaming napalingon ni Sean. "Can you open the door, please?" utos niya, tumanggo naman ako sa katumayo. Nagpunta na ako sa pintuan pero pagkabukas ko ay mukha ni Cedric ang bumungad sa akin. "Honey, manood tayo ng sine. Masayang usual nito." "Chist. What's with them, honey? Anong klaseng sis yan? Call sign pa ba yan ng magkaibigan?" Honey, ba't di nalang Dugos ang tawagan nila kung ganoon ang art? Sak. Aish, di tuloy ako makapag-concentrate sa trabaho. Wa talaga. Sige. Tayong dalawa. Gusto ko yan. Masaya namang tugon ni Jane. Napahinto naman ako't dahan-dahan sinilip ang dalawa, baka sabihing chismoso ako at, tsaka kasalanan nila yon kung naririnig ko. Naningkit ang mga mata ko nang makita pa silang magtitigan, kala mo naman ikinakul nila, saksarap iuntog ang ulo nila sa isa't isa at tusukin ang mga mata. Mas lalo ko pang iniunat ang leeg ko nang may inilahad ito sa kanya. Isang tiket. Itinaas nila pareho ang hawak-hawak nilang tiket sa kaiwinagayway. Saknud daw sila sine. E ano namang panunuurin nila? Romansa. Tapos kapag may kissing scene, magtitinginan sila. Tapos ano? Magtitigan. Hanggang sa huhugutan sila ng kasupukan ng kanilang loob at maghahalikan. Hindi. Napalingon sila bigla sa gawi ko, gulat na gulat, o ba't sila ganang makatingin? I-invite ba nila ako sa sine? Aba, dapat lang tas ako ang nasa gitnang upuan. May problema po ba? Tanong ni Jane. Problema, ba't ko naman preproblemahin ang date niyong dalawa? At nang sineng papanoorin niyo? Sak, di ako interesado sa mga ganyan kaya't ba't ako mamumorblem, at ano bang pakialam ko sa inyong dalawa? Diretsong sagot ko, napahinto naman sila at kumurap-kurap, sa, akala mo naman kung sinong mga bubuyog da. He? O ba't kayo ganyan makatingin sakin? Hindi po tungkol sa sine. Bigla ka po kasing sumigaw ng hindi, kanina kaya't nagtatanong po siya kung may problema, sagot naman ni Cedric, napalingo naman ako sa kanila na ngayon natitig na titig meron sakin. Eh, napasigaw ako kanina. Bigla namang may nag-flash sa isipan ko. E ano namang panunuurin nila? Romansa. Tapos kapag may kissing scene, magtitinginan sila. Tapos ano? Magtitigan. Hanggang sa huhugutan sila ng kasupukan ng kanilang loob at maghahalikan. Hindi. Oo nga pala. Ayos, ba't di ko naman namalayan yon? Gulat naman akong napalingon sa kanila nang may isa pa akong napagtanto, teka. Ibig sabihin, noong tinanong ako ni Jane tungkol pala yun kung ba't ako nasigaw. Tapos yung sagot ko. Teka po sir, nakikinig ka po sa usapan namin kanina. Umiwas na ako ng tingin nang magtanong si Cedric. Back to work na, matagal pa ang lunch break. Saad ko at kaagad nang tumingin sa laptop ko at nagtrabaho nang marinig ko pa silang nag-usap. Sige mamaya Oo, katapos ng work. Sasunduan kita at magkita tayo sa sinehan. Oo, ang ganda pa naman na romance movie ta. Oo, daming kissing scene. Kaagad ko na namang ibinaba ang ballpen ko dahilan para mapahinto muli sila at mapatingin sakin. Napapikit na lang ako ng mariin, naririndi ako sa boses nila. Ang sabi ko'y bumalik na kayo sa trabaho, gusto nyo bang matanggal? Kaagad na naman sila yumuko at humingi ng paumanhin. Sorry po sir, saad nila. Alis na ako, huling sabi naman ni Cedric at umalis na. Isinara na naman ni Jane ang pintuan at bumalik na narin sa upuan niya at pinagpatuloy na namin ang mga trabaho namin. Wa, excited na ako. Ang tagal ko nang hindi nakapagsine. Masayang usual ko kay Cedric. Nandito na kami ngayon nakapila. Ako rin. Magdala tayo ng popcorn para mas feel natin ang movie. Masayang suggestion naman niya, hindi na naman ako nag-alinlangan at kaagad na tumango, mas maganda ngayon. Kaysa ang tagal ko na talagang gustong magsine. Eh, anong nangyayari? Tak ang tanong ni Sid habang nakatingin sa harap. Tiningnan ko na rin ito at kaagad na nagsisibalikan ang mga tao. Yung mga nakapila ay nagsisiiwasan, may mga guard na rin nakapalibot tsaka todo explain naman ang isang babae.
Naghihinayang ang lahat. Teka, anong nangyayari? Tak, ang tanong ko pa. Ewan, halika, puntahan natin. Naglakad na nga kami patungo sa gawin ng babae. Nakabili rin kayo ng tiket para sa movie. Tanong nito, nagtitinginan pa kami ni Sid pagkatapos ay tumango sa babae. May kinuha pa ito galing sa isang box at inilahad sa amin, yung bayad. Eh, ano po ta? Tanong namin ni Sid. Sorry po ma'am at sir, pero may nag-reserve kasi sa sine nato ngayon, saad niya, may nagrenta. Mukhang malaki ang bayad ng taong nagrenta ah. Sino po ang nagrenta? Tanong ni Sid. Si Ayan na po siya. Magandang gabi po sir, kaagad na itong tumingin sa may likuran namin at yumuko na sila pati na rin ang bantay sa sinehan. Tumingo na rin kami ni Cedric para tingnan ito, at kaagad namang nagsilaglagan ang panga namin nang makita kung sino ito. Si Sean. Ikaw pala Sir Sean ang nagrenta. Ay sayang naman ang pagpunta namin dito kung di kami makakapanood, angal pa ni Cedric, sakala nyo ah, tingnan natin kung makapag-moment pa kayong dalawa. Himawakan naman ni Jane ang pamulsuhan ni Cedric kaya't napalunok ako, sa harap ko. Sa harap ko pa talaga. Tara, mamasyal na lang tayo, sad nito sakanya, mamasyal. Saan? Dapat ko pa bang bilhin ang lugar na pamamasyalan nila? Sige. Basta kasama ka, saad naman ni Lason, akmang aalis na sila nang pigilan ko ito. Sisiguraduhin kong papayag sila lalo na't halos doble ng 1,000 mula sa bayad nila ang inirenta ko dito. You guys should come and watch with me, kinakabahang saad ko. Pumayag kayo. Nagtinginan pa sila. Shush, stop that eye contact, it's irritating. Nagseselos ba ako? Siyempre hindi. Ba't naman ako magseselos, diba? Tanga lang ang gumagawa niyan. Pero aangal pa sana si Jane nang dugtungan ko pa ito, nakakainis. Gusto niya ba talagang madate sa lalaking yan? Come on. Wala na tayo sa office, we should treat as friends, nakangiting saad ko pa sa kainakbayan si Cedric. Napatingin ako kay Jane. Accept to you Jane, you're not my friend. Seryoso lang na tumingin si Cedric sakin saka iwinaksi ang kamay ko sa braso niya. Fine, siguraduhin mo lang na maganda ang palabas, saad pa nito at hinawakan ang kanang pamulsuhan ni Jane. Let's go, dagdag pa niya sa kanaunang pumasok. Sak, ngisi ko pa sa likuran saka pumasok na rin. Kya, nakakatakot. Putsa ang intense ho. Wamay dalang chainsaw. Gigo sa likod. Ang bobo. Ayan namatay sa kabubuhan. Magtago kabilis. Ayan tanga-tanga, di tingitingin sa inaapakan na tuntun tulot ayoko na ang bobo. Grabe nakakatakot. Sino ba ang direkto nito, yakapin ko lang sa leeg. Napasapo na lang ako sa nuo dahil sa ingay ng dalawang ta, nasa gitna pa naman nila ako kaya't binge na ang magkabilang tenga ko. Wah! Malakas na sigaw nilang dalawa at kaagad na niyakap ang magkabilang braso ko, napapikit na lang ako ng mariin. Hindi ito ang gusto ko at inaasahan kong mangyayari. Sana pala di na ako nakialam sa dalawang ta, sasa. Natapos na nga kaming manood ng horror movie, lahat ng yun ay pakulo ni Sean, tis, dituloy naming maiwasang mapakapit sa braso niya kanina. Kita ko pa ang reaksyon, parang kunti na lang ay sisibog na siya sa irita haha, kasalanan niya yun, inimbita pa na aman kami. Napahinto ako at napaisip. Ba't parang unti-unting pinagtatagpo ulit kami ni Sean? Ba't parang unti-unting lumalapit kami sa isa't isa? Bakit pinagtagpo ulit kami ng landas? May kahulugan ba ang lahat ng ta? Maraming what ifs ang namumuo sa utak ko dahil sa mga bagay o pangyayaring di ko maintindihan. Hoy, ba't ang bagal niyong maglakad? Sigaw ni Sid sa gawi ko. Teka lang, nandyan, napahinto ako, new. Napalingon ako at nakita ko nga si Sean na nasa tabi ko, eh. Kanina pa ba siya dito sa tabi ko? Habang lutang na lutang ako. Kunot-nuo naman itong nakatingin sakin. Ano ba kasing iniisip mo? Tanong niya, napayuko naman ako't umiling-iling. Wala, tara na, sabi ko at tinalikdan na ito, but interesado siya sa iniisip ko. Anong pinag-usapan niyo? Seryosong tanong naman ng chismoso kong kaibigan. Wala, ang tanging nasambit ko. Sak, kung di ka lang niya asawa baka nililigawan na kita, saad niya kaya't kaagad naman akong napalingon sakanya.
Hindi na kami mag-asawa dahil hiwalay na kami at ano. Bigla akong nagulat ng mapagtanto kung ano ang sinabi niya, nisihan lang ako nito. Biro lang. Dagdag pa niya kaya't kaagad ko itong hinampas. Ayos tumigil ka na nga. Hindi nakakatuwa sa kalaos na kaya yung biro mo. Pero nadadala ka peren haha, tawa pa nito, ganito na talaga kami noong college. Cedric become my friend noong first year college ako, he was smart yet he was nerd. He was bullied by the campus by Stella, pero nakakatawa lang ngayon dahil gwapong-gwapo na si Stella at nag-confess si Stella na gusto niya si Sid not knowing na si Sid na binyuli niya noon at ang lalaking gustong-gusto niya ay iisa. Nakakatuwa lang dahil stay strong parent kaming magkaibigan, he also helped me noong nagdadalang tao ako kay Johan. I was craving a fresh honey that time, naalala ko nasa farm kami noon nila Sid and saktong nag-crave ako sa honey, inutusan ko siyang kunin yung honey na nasa hive pa, so no choice siya noon at di alam ang gagawin niya dahil kami lang dalawa noon, e ako iyak na ako noon dahil gustong gusto kong kumain. Kaya ayon kaagad siyang sumugod sa bahay ng mga bubuyog at syempre nahinabol siya ng mga ito at pinagtutusok, naalala ko pa ang chubby niyang mukha dahil sa pamamaga, na guilty ako noon haha. Kaya yan rin ang rason ba't honey ang tawagan naming dalawa. Si Stella kaya ligawan mo, pang-asar ko pa at kita ko naman ang pangingiwi ng bibig niya, as what I expected. Yoko nga, alala ko pa ang pangungutsa niya sakin noon tapos ngayon siya naman itong habol ng habol sakin, karma na niya yun, may pagmamalaking tugon pa niya. Asus crush mo yu eh. Hindi ah, ikaw kasi ang crush ko, yok. Ouch ha, kung makayok ka, ang gwapo-gwapo ko kaya, oo nga, kaya nga gusto ka ni Stella eh haha, pang-asar ko pa. Huyo sila ngayon, saad pa nito? Huyo na lang daw talaga sa mga nangungutsa sa kanya noong college, tsaka shoutout daw rin, gwapo na ang nerdo niyo noon. Ehem. Kaagad namang napahinto ang aming pag-uusap ng makarating na si Sean sa gawin namin. Nakaka-up kayo, sa, bulong niyang saad sa sarili pero narinig ko naman, sakto rin na biglang tumunog ang cellphone ni Sid kaya't kinuha na niya ito't sinagot. Ano ba naman yan, tapos na ang work time ah, ba't may gagawin akong report? Sana naman sinabi niya kanina pa, inip na saad ni Sid pagkatapos ng ibaba ang tawag. Sino ang tumawag? Tanong naman ni Jane sa kanya, ano bang pakialam niya, sa? Si Ma'am Veras, kainis naman ba't sa ganitong oras pa? Baka gusto ka nun, sabat ko naman kaya't napalingon silang dalawa sakin, mahina namang natawa si Jane samantalang gulat naman si Sid. Ang baho ng taste mo ah, saad naman ito sakin? Sa? Humarap pa ito sakin at nilapitan ako, pinaningkitan pa ako nito ng mga mata, anong problema ng lalaking ta? Baka mamaya utos mo ta ah, mahinang saad niya sakin. At ba't ko naman gagawin yun? Sabi ko naman, di na naman ito nagsalita na at masama lang akong tiningnan. Sige honey aalis na ako, huwag ka na ring magpapagabi. Saad nito kay Jane at diniinan pa ang salitang honey, nagpaparinig ba siya? Sige, ingat ka. Bago umalis ay lumingon na ulit si Sid sa gawi ko, samantalang nakatingin naman si Jane sa malayo. Itinaas nito ang dalawang daliri niya at itinutok sa mata siya sa kasakin tila ba sinabing binabantaan kita, ninisihan ko na lang ta. Pagkaalis niya ay tumunog na rin ang cellphone ko, kinuha ko naman ito sa kasumagot. Hello. Hello po sir, ako po ito si Ma'am Veras, yung pinag-uutos niyo po nagawa ko na. Tinawagan ko na po si Mr. Cedric at sinabing gawin kaagad ang report. Ham alam ko. Who? I mean, okay that's good. Kailan po ba ta ipapasa? Matagal pa naman, next month pa, ho. E ba't? Thank you Ma'am Veras, have a good night, call ended. Inilagay ko na ulit ang cellphone ko sa bulsa. Yes, lahat ng yun pak ulo ko lamang at nang makaalis ang asungot na Cedric na yon. Ba't ko ginagawa ta? I don't know either, all I know is that, I just want to be with Jane alone, I want to be with her all alone. It's been a long time since I've been with her, I miss her so much and I never been moved on to her. Pilit kong sinasabi sa sarili ko at pilit na pwene-pwersa na mag-move on na ako at kalimutan siya pero di ko magawa, all I know is I've been attached on her, period. Nilinggan ko na ito pero wala na siya sa tabi ko,
Inilibot ko ang paningin ko at nakita ko nga siyang nakatayo sa isang palaruan. Anong ginagawa niya? Takang tanong ko sa sarili, inilagay ko na ang dalawang kamay ko sa bulsa sa kanilapitan nito. Pagkarating ko ay di niya naramdaman ang presensya ko dahil sa sobrang focus nito sa pagtatama ng mga lata na dapat niyang patumbahin, really. Naglalaro pa siya ng ganyan. Pasekreto akong natawa. Napatingin ako sa mukha niya at pinagpapawisan na nga ito, bigla rin tong napasimangot, tisk how cute. Binaling ko na ang tingin sa mga lata at tatlo pa ang hindi niya napatumba, ibig sabihin ay natalo siya. I'm sorry ma'am, dapat pong matambo po yan lahat para makakuha po kayo ng premyo, saad ng tindero. Aish sayang naman, tila malungkot pa na saad niya, pagkalingon niya ay nagulat ito nang makitang nasa tabi na niya nga ako. Kanina ka pa di dyan. Nauutol na tanong niya, naiilang parent talaga siya sakin. Tumango na lang ako bilang sagot, pagkatapos ay itinupi ko na ang polo ko hanggang sa may braso ko at tumingin sa tindero. Let me play. 50 pesos po sir, saad niya, kinuha ko na naman ang 50 sa wallet ko at nagsimula ng maglaro. Fat, mahinang tawa niya, napakurap ako. What the? Lahat ng lata nakatayo pa. Ibig sabihin wala man lang akong natamon. Wala ka man lang natamon, sabi niya sakin, napahiya ako, sayang angas ko dun ah. Let me play again. Saad ko sa kabigay muli ng 50. Pero sa ikalawang pagkakataon ay may natira pang 2 lata. Shit, mahinang mura ko. Atero na uwi na tayo, sad pa ni Jane pero ayokong sumuko. Sorry sir, better luck next time, saad ng tindero, pero sumambat ako. No, let me play once again. I will not giving up until I can get that fucking stuffed toy she wants. Napalunok naman ito nang marinig ang sinabi ko, naglaro ako muli pero may natira na naman. I play again and again and again but I keep losing. Is this game really testing up my patience? Fuck. Sorry po sir. Is baka nakasemento ang mga lata ah. Saad ko sa lalaki kaagad naman itong napailing. Hindi po. Magkano ba tong shop mo at nang mabili ko ta? Saad ko pa at nakita ko pa ang paglunok nito. Napatingin naman ako kay Jane at kita ko rin ang pagkurap-kurap nito sakin. I'm just kidding, let me play again. One last time, 500 na ang nagastos ko dito, kaya't I will make sure I will win this time, saad ko pa. Maayos kong itinutok ang baril-baril sa Derek sayo ng lata at binarin na ito. Shoot. One down bang. Two down. Cast bang. Three down. Huminga muna ako ng malalim, 2 na lang. Ipinokas ko ng mabuti ang baril sa pang-apat, kailangan ko itong matamaan. Bam! Yes! 4 down. 1 na lang. Mas lalo akong kinabahan, hindi ako mahilig sa ganito but here I am, focus na focus, mas sineseryoso ko pa yata kakaisa sa trabaho ko. Bam! Yes! Masayang sigaw ko ng matamaan ang panghuling lata. 5 down. Napatingin ako kay Jane at kita ko ang gulat at tuwa sa mukha niya para namang nahimasmasan ang puso ko nang makita ito, hindi sayang ang sakripisyo ko dito ah. Anong stuffed toy po ang gusto niyo? Tanong nito sa amin, hindi pa naman naibubuka ang bibig ko nang magtatalon si Jane at itinuro ang isang stuffed toy na maliit. Ayun po kuya, yan opo yan nga po. Pagtuturo pa niya, kinuha na nga ng lalaki ang itinuturo niyang laruan sa kainilahad na ito. Swerte niyo po ma'am, isa po tong Stife TV 28 Rod Bear, isa sa pinaka-rare na stuffed toy, saad pa ng tindero, kita ko naman ang pagkamangha ni Jane dahil dito, pinapangarap ng ilang collectors na makuha ang ganito career na stuffed toy, as far I remember 1,904 na itong ginawa at mahal ang tinda dito, alam ko to dahil noon ay may isang toy company kami. Tumingin na si Jane sakin, maya-maya pa'y kaagad itong napahinto. Dapat ako ang pumili ng stuffed toy dahil ako naman ang naglaro, may pagtatampong saad ko, pero syempre kunwari lang, I just wanted to see her reaction, and like what I expected nataranta siya. Sorry, sige ibabalik ko na lang. Hindi na. Hindi, teka tawagin ko lang. Kuya, akamang ibabalik na nito ang laruan nang hawakan ko ang kamay niya at pigilan ito, napalingon naman siya sakin. Sok wag na, sayo na yan.
Harry Connor, umuwi na tayo, saad ko pa at tinalikdan na ito. Salamat rinag ko pang sabi niya, napangisinalan ako mula sa likuran niya. Sigurado akong matutuwa siya dito, mahinang sabi pa niya pero narinig ko to, bigla akong napahinto, matutuwa siya. Sino? Tumingon ako muli pero nakita ko siyang nakatingin sa relo niya. Checks, alas 6 na pala, kailangan ko nang umuwi, natatarantang sabi niya, napatingin rin naman ako sa relo ko, oo nga, 2 oras na ang lumipas, di ko namalayan ang oras na nakasama ko siya. Let's go, hatid na kita. Sige. Buti na lang di na siya human gal pa. Tahimik lang kaming bayamahe, nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang yakap-yakap ang stuffed toy samantalang diretso lang akong nakatingin sa kalsada. Dito na lang, bigla ang sabi niya kaya't kaagad ko na itong inihinto, tinanggal na nito ang seatbelt niya sa katumingin sakin, nagkatagpo na naman muli ang mga tingin namin, naalala ko tuloy noong una ko siyang makita sa company gathering, ang naramdaman ko noon ay siya ring nararamdaman ko ngayon. I still love her. Salamat ng marami, alis na ako, ingat ka sa pag-uwi, casual na tugon niya sa kalumabas na, lumabas na rin ako ng kotse ko sa kanagsalita. Jane, tawag ko sa pangalan niya, lumingon naman ito, ham. Teka, ano bang sasabihin ko? Ang bahay mo ba yan? Tanong ko saka itunuro ang bahay, checks ang pangit ng tanong. Tumingin siya sa bahay saka pabalik ring tumingin sakin. Ah, hindi, sa kakilala ko lang, sagot niya, fuck, nakakahiyang tanong yun, ang babong tanong yun Sean, mahahalatang interesado ka pa sa kanya. Ham, okay, ang tanging nasabi ko at mas mabilis pa sa alas 4 na pumasok pabalik sa kotse ko. Umikit ako ng mariin at maya-maya rin ay dahan-dahan akong tumingin sa labas, wala na siya sa kinatatayuan niya at naglalakad na ito papasok sa isang bahay. Tumabas ako muli sa kotse ko at parang may kung anong ham attack sa paa ko at sinundan siya hanggang sa napansin ko na lang na nakatayo na ako sa labas ng nasabing bahay. Itinapat ko ang tenga ko sa pinto at narinig ko nga ang boses niya. Magandang gabi po Aling Rose, salamat po sa pagbabantay sa anak ko. Walang anuman Jane, basta't ikaw. Baby. Mama. Parang huminto ang tibok ng puso ko, may anak na si Jane. Bumalik na ako sa kotse ko at di ako makapag-focus sa pagmamaneho dahil sa paulit-ulit na nanunumbalak sa isipan ko ang narinig kanina. May asawa na siyang iba. Sino? May anak na ba talaga siya? At may iba pa akong naramdaman. Ang boses ng batang narinig ko kanina. But parang pamilyar, flashback. Sigurado akong matutuwa siya nito. Magandang gabi po Aling Rose, salamat po sa pagbabantay sa anak ko. Walang anuman Jane, basta't ikaw. Baby. Mama. Send off flashback. Tatanungin ko ba siya? Napailing ako sa naisip, baka sabihin masyado akong chismoso at ba't ko pa nga ba papakilaman ang buhay niya. Karapatan na niya naman, malaya na naman siyang mag-asawa ng iba dahil wala na kami pero masakit lalo na kapag totoo ngayon. Ho, hinihingal na sabi ng katabi ko kaagad ko naman itong hinarap at nakita ko ang driver ko na nakahawak sa dibdib niya at tila nahihirapang huminga. Manong, anong nangyayari sa'yo? Kinakabahang tugon ko at hinawi ang likod niya, Diyos ko, baka inaatake ta sa puso. Tubig, tulong, sigaw ko pa pero walang tao sa paligid, maya-maya pa hinawakan ito ang kamay ko. Manong, may masakit ba sa'yo? Anong nangyayari? Natataranta kong tanong sa kanya. Huminga ka lang ng malalim manong, Diyos ko, ba't walang dumadaan dito? Kapit lang manong, sambit ko pa, pero bago pa ako magsimulang maglakad ay pinigilan ako nito. Tumingin naman siya sa akin at umayos na ito ng tayo na para bang walang nangyari. Anong? Ha, tawa nito, napakurap ako. Okay lang ako boss, hehe, nakakatakot ka pala. Nahihirapan na ang tao huminga, i-a-advise mo pang huminga ng malalim, hahaha, I cannot, abat. So pinagtripan lang pala ako. Napakunot ang noo ko, anong trip niya? Unti ka na akong atakehin noon ah. Manong, alam nyo bang mahihimatay ako, kakaalala sa'yo, sabi ko pa, pambihira. Sorry boss. Nalunod ako eh, sabi pa niya. Nalunod? Ha, di maintindihang sabi ko pa, anong pinagsasabi nito? Lasing ba siya? O ano?
Nalunod ako dahil ang lalim ng iniisip niyo, bigla siyang nagseryoso. Napansin ko po kasi na tulala ka po. Pilit nga po kitang tinatawag pero parang bingi ka. E ako itong nakamasid lang sa'yo, para na akong sumisid at nalunod sa kalaliman ng isip niyo ano po bang iniisip niyo? Tanong niya, malalim na ang iniisip ko, maraming marami akong iniisip, mga bagay na di ko maintindihan at maipaliwanag, lalo na ang nasaksihan ko kagabi. Marami lang. Sige po, papasok na ako, salamat. At manong sa susunod wag mo na akong biruin ng ganyan saad ko pa, sumalo daw naman ito sa ka. Umiti. Yes boss, pasensya na, huling saad nito at umalis na. Bamantong hininga na muna ako saka pumasok na sa elevator, akmang pipindutin ko na ito nang biglang may pumihil sa pinto at pumasok na. It was Cedric, isa rin sa taong nagpapa-overthink sakin, best friend at magkaibigan lang, pero I see it in a different ways, it's like friends with benefits. Yung kagabi, bigla ang saad niya sa tabi ko, nilinggan ko naman ito at lumingon rin siya sakin, his face is so serious. At ano naman ang gabi? Why? Ngisi ito, ngisining nakakasar. Utos mo yon, hindi ba? Sarkastikong sabi niya, so he knows. How smart. Tumingin na muli siya sa harap sa kamuling nagsalita. You know what, you should stop. Wala pa tayo sa opisina so I should act like a casual person and I should treat you as a casual being like me. Si Jane, ano naman? Ano bang connection yung dalawa? We're friends. Friends? Are you sure? I see it differently. Umisi muli ito saka tumingin sa akin. Really? Great. Fuck. Ano ba talaga kayo? Lumapit pa siya sa akin, as in malapit na malapit ang mukha namin sa isa't isa, dalawang pulgada na lang ay parang maghahalika na kaming dalawa. May magagawa ka ba kapag sabihin kung gusto ko siya? At ba't ka ba nakikialam? Tapos na naman kayo ops, I don't mean to, sabi pa niya, nanlaki ang mga mata ko sa narinig, what the heck? May nalalaman ang lalaking to sa amin ni Jane. No wonder kung bakit ba't panay harang siya sa akin. Ano bang alam mo? Tila may bahid na inis na pagkakasabi ko, I really hate this man. Marami. Maraming akong alam Sir Sean, sabi pa niya, damn this man really had something, sa bagay he was her best friend, malamang magkwekwento siya dito. You have a son, why don't you just focus on him, right? Sabi ko pa pero muli lang itong napangisi, but parang bumabagal ang andar ng elevator na to kakausap ko sa lalaking ta. Ba't ba ako naiinis sa kanya? Nagseselos ba ako? Well, definitely indeed. Do you really want to know? My son, gusto mo ba talagang malaman kung kaninong anak si Johan? Sabi pa niya, kinabahan ako bigla, lumalakas ang kabog ng dibdib ko, why? Why I felt this way? Ba't ganito ang pakiramdam ko? Si Johan ay anak. Bigla siyang nagpunta sa may tenga ko at ibinulong ang kasunod. My heart stopped beating. It can't be. No freaking way. Sak, ngisi pa ni Cedric katapos nun ay bumagsak na siya, while I become speechless, I can't move, it feels like, my blood stopped flowing, my beard beating fast, my mind become black and blank. Then suddenly the elevator stopped. Our destination, then this is woman who came in, she was shocked seeing me and seeing Cedric peacefully sleeping at cold floor. Kaagad siyang tumakbo papalapit sa kanya. Dang gusto kong sumigaw. Sid, anong nangyari? Natatarantang tanong niya, di ako makapagsalita. May ginawa ka ba sa kanya? Tanong pa nito sa akin. I just looking at her blankly, may ilang mga risquare na rin ang dumating. Sid is drunk kaya't na blackout siya. Amoy alak siya, he's just drunk ma'am. Sabi pa nang nag-expeksyon at binuhat na nga nila ang walang malay na si Cedric. Nakatingin lang ako ngayon kay Jane, I approach and hold her hand, she's trying to insist but I don't want her to do it. I grabbed her and immediately go to our office. I need answers. I need to clarify things. I need an explanation, explanations that could give me a peace of mind. I asked her, and I was so doomed after hearing her answer. Yes, si Johan ngay anak. Tiningnan niya lang ako ng mapupungay niyang mga mata, iyong nahihirapan siya kung paano sabihin.
Di ako naniniwal sa sinabi ni Cedric kaya't kailangan ko ng kompirmasyon mula sa kanya. Ni Ma'am Veris at Cedric. Napahinto ako't napatikit sa bibig. What the hell, how's that possible? So it's true. Flashback. Do you really want to know? My son, gusto mo ba talagang malaman kung kaninong anak si Johan? Tumapit siya sa may tainga ko at bumulong. Anak ko siya at ni Ma'am Veris. And he blacked out. End of flashback. How's that possible? I mean, napasapo ako sa nuo ko. No, it can't be. Senior citizen na si Ma'am Veris, patay na ang itlog niya, how come na magkakaanak pa siya? Di makapaniwalang sabi ko, napakurap-kurap naman si Jane sa narinig at maya-maya pa eh, hahaha. Halakhak niya. What? Hahaha, teka hahaha pambihira. Maniniwala ka ba talaga sa lasing na yon hahaha, ano ka ba naman Sean? Malamang hindi haha grabe to, teka haha masakit na tiyan ko, halakhak nito, nagmukha tuloy akong tanga at bobo, ba't nga naman ako maniniwala sa mga pinagsasabi niya, at what the? Paanong magkakaka anak si Cedric at si Ma'am Veris? Haha nakakakatawa ka talaga, ang hilig mo talagang mauto ka agad haha, di peren humihinto sa pagtawa si Jane, mukha tuloy akong tanga-tanga, naalala ko pa ang reaksyon ko kanina, kay Miss. Ba't ba ako nagpaniniwala agad sa mga kalokohan ng lalaking yun, marahil siguro sa dami na rin ang iniisip ko, sa dinami-dami ng iniisip ko kanina ay dumagdag pa ang depunggal na Cedric yun, kainis. Napahiya tuloy ako, ba't ang hilig akong pagtripan ng mga tao ngayon? Bamaling na muli ang tingin ko kay Jane, tuwang-tuwa talaga siya sa kalutangan ko, tinitigan ko lang siya. How I badly miss that laugh. Inilapit ko pa ang mukha ko sa kanya, at pagkadilat ng mga mata niyang kaagad siyang napahinto at nagulat. Apnong Jean nagawa mo? Nauutol na tanong niya, nasihan niya lang ako, time to get your punishment my dear. Gonna collect your payment. Napalunok ito sa narinig. Pasensya na. She looked at Miss Traley and I do the same, hanggang sa lumalapit na nga ang mukha ko sa kanya when suddenly the door opened at iniluwangan ito si Ma'am Veris. Kaagad na kaming tumayo ng maayos. Ehem, tila pag-aayos ko sa boses, nagpalit-palit pa ng tingin si Ma'am Veris sa saming dalawa, checks did she saw everything. I just wanted to inform you sir na lasing po si Mr. Avloy kaya't iniuwi na siya sa bahay nila, sabi niya habang nakatitig kay Jane. Thank you for informing, sabi ko pa. Jane, did you tell Mr. Villansayon about the meeting? Tanong naman ito kay Joe, may meeting. Napatingin ako may Jane, nagulat pa ito mukhang nakakalimutan na nga niya, natataranta itong nagtungo sa mesa at kinuha ang laptop niya at binuksan. Oo nga po pala, may meeting po kayo ngayong alas 8:30 sa Sauce Company, sabi niya, tumingin na ako sa relos ko and it was already alas 8:25, kailangan ko nang umalis. May sasabihin ka pa po ba o ipag-uutos sir? Tanong ni Ma'am Veris pero umiling-iling ako. Wala na. Actually gusto ko lang sanang sabihin na congrats sa anak niyo ni Cedric Path. Let's go, sabi ko pa at lumabas na nga kami ng kumpanya. Panira kasi si Ma'am Veris, sa. That's all for today, good day, sabi ng spokesperson kaya't nagsitayo na kaming lahat. Tiningnan ko ang laptop at notes ko, nakopya ko na naman ang lahat ng mga importanteng bagay. Sir ito na po lahat, naputo lang sasabihin ko nang makitang nasa isang tabi pala si Sean habang may kausap na isang babae, sa tabi nito ay ang mag-asawang Haver, ang may-ari ng Sauce Company. Nakatalikod ang babae kaya't di ko nakita ang mukha, pinagmasdan ko naman ito mula ulo hanggang paa, likod palang maganda na. Makinis, maputi, matangkad, sexy ito, at makikita mo rin ang alagang-alagang buhok niya. Napahawak tuloy ako sa buhok ko, pas ang daming split ends. Sino naman kaya ang babaeng to? Di naman sa nakikiisyoso at nakikialam pero sino ba siya at magkaano-ano kaya sila ni Sean? Tsaka hindi rin ako nagseselos no, pakialam ko naman diba, pero ba't nakakairita naman yata ang rinig kong mahinang tawa nito habang kausap si Sean, I mean Sir Sean. Iba ang pakiramdam ko dito ah, may kakaibang instinct ako sa pangyayaring ito. Napatingin naman ako kay Sean pero kaagad na namilog ang mga mata ko at kaagad nang napakuyo nang makitang nakatingin siya sakin, dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila para sana magpaalam kaso biglang nagsalita ang isang panauhin kaya't di na muna ako sumabat pa.
Nagagalak ka naming makilala, Sean, totoo nga ang sabi nila, isang gwapong ginoo ka nga, sabi ng may katandaang lalaki, sumunod rin sa pagsasalita ang ginang nakatabi niya. Oo nga, hindi ako nagsisising, ikaw nga ang napili namin. Napili, para saan? Ayos ba't ba ako nakikialam? Di ako makaalis at nanatili lang akong nakayuko, dapat pala di na ako lumapit pa at diretso na lang lumabas. Maya-maya pa'y tumahimik sila at nang iangat ko ang tingin ko ay lahat sila nakatingin sakin, nakita ko na rin ang mukha ng babae, isa lang ang masasabi ko, napakaganda. And who's this young woman here? Magsasalita na sana ako nang unahan akong sumagot ng walang emosyong si Sean, what's with him? She's Jane, my. Putol na sabi niya at tumitig ng kakaiba sakin, ba't niya naman pinutol? Maski ako'y napahinto, sheks, ano tong nararamdaman ko? Ba't ganito? Pure. Naputol na ang titigan namin at tumingin na sa tatlo na ngayon ay naghihintay ng kasagutan. My secretary? Yeah, my secretary, sabi nito at sumulyap sakin, umiti naman silang tatlo, samantalang di ko maari kung anong nararamdaman ko ngayon matapos ipakilala niya akong secretary, but parang may kirot akong naramdaman sa puso ko, I mean totoo naman na secretary ako, di ko lang maintindihan ba't ganito ang nararamdaman ko. Iha, tawag pansin ng ginang, kaagad na naman akong napatingin sa kanila na nagtaka ka, natulala tuloy ako sa harapan nila, umiti na lang ako ng pilit para hindi maging awkward. Hi, I'm Fernando Haver, pagpakilala ng ginoo sa kanakipaglamana sa akin. I'm Wilma Haver, sabi naman ng ginang at nakipaglamana sa akin, purong ngiti lang na isasagot ko. Actually kilala ko na sila, sila ang may-ari ng sauce company eh. Maliban na lang sa isang babae, di ko siya nakita kanina at mukhang kakarating niya lang dito. Pagkatapos nun ay humarap na nga ako sa magandang dilag na babae sa akin. Hi, Susana Suzette Haver, at nakipagbeso-beso sa akin, she may pati pangalan ng ganda, mabango rin, di tulad sa akin na haggard sa. Teka, ba't ko naman ikinukumpara ang sarili ko sa kanya? Iniharap ako ng Susana kuno at ngumiti ng kaitamis sa akin. I want to be friends with you, Jane, is that okay, Alex? Sabi niya saka tumingin sa may likuran ko kung saan nakatayo si Sean, Alex. I thought ayaw niyang tinatawag sa second name niya, di ko na ako lumingon pero ramdam kong nakatitig ito sa likuran ko. Yes. Natuwa naman si Susana sa narinig. Good. Humarap na ulit siya sa akin kaya't minitian ko na lang ito. Para naman kapag pupunta ako sa office niya may makakausap ako dun kung sakaling wala siya, di ba, Jane? What can you say? Sabi niya, dadalaw-dalawin niya si Sean sa opisina. But naman. Yeh, nauutol na sagot ko. Haste, hirap maging babae, no, ikaw nagmagsisilb sa asawa mo, kaya heto, habang maaga ay sasanayin ko na ang sarili ko na pagsilbihan at ang pagiging responsable asawa, paliwanag pa nito, napahinto ako sa narinig, ibig sabihin, ay fiancé ni Sean si Susana. May kung ano namang tumusok sa dibdib ko. Ba't ako nasasaktan? Ba't ang lakas ng tama sa akin sa sinabi niyang pagsisilbihan niya si Sean at magiging responsable siyang asawa dito? Mukhang nahanap na nga ni Sean ang babaeng gagawa ng mga bagay at magpapasaya sa kanya na hindi ko man lang nagawa noon. Gusto ko tuloy maiyak pero kailangan kong pigilan, lalo na't nasa harap ko ang mga di ko kilalang panauhin. What do you think, Jane? Napalingon ako kay Mr. Fernando sa kamarahang tumango at ngumiti. Bagay na bagay ho sila. Tumingin naman ako kay Sean na ngayon ay nakatingin rin sa akin, wala akong mabaasang emosyon, yung mga mata niya nangungusap, di ko maipaliwanag. Hinaplos ni Mrs. Haver ang buhok ng anak saka tumingin sa amin. Don't worry, Sean, Susana is kind and thoughtful daughter, saksi ako sa paglaki niya. Alam ko kung gaano siya kabait at kamasipag. She will be a great wife for you, bagay na hindi mo naranasan sa ex-wife mo. Sabi pa niya, parang libo-libong karayom ang tumusok sa dibdib ko, bumibihat na ang mga mata ko, pero kailangan kong maging malakas, walang kahit na maliit na butil dapat na luha ang babagsak, yumuko na lang ako. Kaya ko ta, kunting tiis lang, Jane, tutal hindi naman nila alam na ikaw nga ang tinutukoy nila. We have to go, goodbye, ramdam ko ang ibang aura nang sinabi niya yon.
Pero Alex di na natapos ang sasabihin ni Susanna nang bigla akong hugatin ni Sean at mabilisan lumabas. Pagkalabas namin ay doon na nga tuluyang tumulo ang luha na kanina ko pa iniipon. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit ganito? Kung ganito lang din naman ang masasaksihan ko, sana hindi na lang kami muling pinagtagpo. Patuloy pa rin kaming naglalakad ni Sean, hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko. Get inside, malayelong tono ng boses niya, di na naman ako na nag-alangan at kaagad nang pumasok sa kotse, pumasok na rin naman siya at tumabi sa akin. Umiwas ako sa kaibinaling na lang ang mga tingin sa abos, ayokong makita niya akong umiiyak, ayokong isipin niya na nasaktan ako sa sinasabi nila. Siguro nga'y naiisip niyang tama nga sila, marahil ay karma na nga ito sakin. Huminto na ang kotse at nandito kami muli sa Clavercia, nauna na siyang lumabas kaya't sumunod na rin ako, pero napahinto ako nang bumungad siya sa harapan ko. Umiwas na ako muli ng tingin pero kaagad akong nanigas nang hawakan nito ang mukha ko't ibinaling ito sa kanya. Hindi siya nagsalita at nanatili lang nakatingin sa akin. Maya-maya pa hinawakan nito muli ang kamay ko at hinugot ako nito. Nagpupumiglas pa ako pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nakarating na kami sa likod ng building, wala masyadong tao dahil work time pa naman, tahimik at maraming puno, parang gumagaan na ang pakiramdam ko. Binitawan na nito ang kamay ko saka kami umupo sa may bench na lilim ng malaking puno. Napatingin ako sa kalangitan, napakalmado ng klima ngayon, buti at hindi ito nakisama sa kadermahan ko. Ba't ka umiyak? Rinig kong sabi niya, pakaon naman Sean. Malamang iiyak ako dahil nasaktan ako. Nasaktan ka ba sa sinabi nila? Oo, nasaktan ako, sobra-sobra. Mapait akong natawa dahilan para mapatingin siya sa akin. Ang liit ng mundo, Gravy, naniniwala na talaga akong bilog nga mundo, dahil sa bawat lakad ko, sa bawat paglayo ko, babalik na babalik rin pala ako sa'yo. Di ko akalaing makikita-kita muli, Sean, sabi ko pa at ngumiti sa kanya, para akong baliw, nakangiti habang may luha sa mga mata. Oo, nasaktan ako, pero totoo naman yun eh. Muli na namang umagos ang taksil kong mga luha, sinasabing magtago, pilit namang lumalabas, nahuhuli tuloy ako sa... Grabe, haha. Tumingin ako sa taas, gusto kong ibalik sa mga mata ko ang luha ko, ayokong makita niya akong ganito. Jane. Jane, tell me, ba't mo ba ako iniwan? Umiling-iling ako, ayoko nang magpaliwanag, ba't pa ba siya nagkukunwari na di niya alam? Di ba niya talaga alam o nagmamangmaangan lang siya? Inis ko siyang tiningnan. Paulit-ulit mo na lang yan tinatanong, G. Alam mo kung bakit kita iniwan? Huwag ka nang magmaang-maangan pakiusap, ginagawa mo akong tanga. Jane, hindi ko nga alam. Hindi ko alam. Tatanungin ko ba kung alam ko? Ha, ha, ha. Naasar na tawa ko. Siguro nang umulan ng pagiging artista, nakahubad ka, sarkastikang sabi ko pa. Ano bang pinagsasabi mo? Tell me. Explain to me, Jane, at nang matahimik na ako. At nang magkaroon na ng kasagutan sa tanong ko, hindi mo alam sa loob. Sa loob ng 4 na taon, Jane, for fucking 4 years, your memories always haunted me, Jane. Napahinto ako habang nakatingin ng derecho sa mga mata niya, ngayon maluha-luha na, ba't ganito? Ba't kami sinasaktan ng tadhana? Pinagtagpo lang ba talaga kami para saktan ang isa't isa? Sean, ginamit mo lang ako, ginamit niyo lang ang pamilya ko. Para sa kumpanya niyo, mahinang sabi ko. Sean, ginamit niyo lang ako. Ginamit niyo lang ang lolo ko at ang kumpanya at nang makaangat kayo. Ginamit lang ako ng pagmamahal mo na akala ko totoo. Di ko na ring mapigil ang mapasigaw. Sobrang bigat na ng dibdib ko, di ko natakayang tiisin. Kita ko ang pagkaparalisa ng mga mata niya, dahan-dahan na rin itong binitawan ng dalawang braso ko na hawak-hawak niya kanina. Hindi, tula lang sabi niya at tumingin muli sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Jane. Ganyan na lang ba ang palusot mo? Di ko na napigilan ang sarili ko at nasample ko ito, nagulat ito sa ginawa ko, pero nainas ako dahil sa sinabi niyang palusot ko ito. Narinig ko, Sean. Narinig ko lahat-lahat, mula sa nakakairitang tawa ng ina mo, hanggang sa kung paano ibinigkas ang bawat letrang, ginamit lang talaga namin ang mga mantel. Mabuti na lang at maganda rin ang paggamit ni Sean sa apo ni Mr. Mantel, mga tanga nga naman. Parang naging talo na ang mga mata ko dahil sa pagragasan ng mga luha ko. Tumayo na ako at tinalikdan ito, pinahirin ko na rin ang mga mata ko at...
Tumayo na ako at tinalikdan ito, pinahirin ko na rin ang mga mata ko at huminga ng malalim. Bago pa man ako magsimulang maglakad ay may nagsalita muli ako. Sean, mula ngayon kalimutan na natin lahat. Kalimutan mo na ang nangyari sa atin noon. Isipin mo na lang na namatay na si Jane, yung Jane na nanadati. Ituring na lang natin mula sa opisina at labas bilang boss at secret area, ibaon mo na rin sa hukay ang mga alaala nating dalawa, magsisimula na rin akong maghukay at sisimulan ko na rin kalimutan ang dating meron tayong dalawa, di ako makapag-concentrate. Hindi ko maaari kung totoo lahat ng narinig ko kay Jane, hindi ko alam ang rason na yun dahil kahit kailan hindi ko siya ginamit. At totoong minahal ko siya, ang alam ko lang ay kusa siyang nawala ng walang palam ni dahilan, maltong kaagad na naglaho na parang bula. Arg! Parang bibitak ang ulo ko dahil sa gumugulong sitwasyon ngayon, mas lalo pang dumadag nang malaman kong may fiancé na nga ako, kanina ko lang nalaman at inihanda daw yun ang ina ko at ang pamilya Haver, yung ama ko walang pakialam, naging sunod sonyeran siya sa stepmom ko. Hindi man lang nila tinanong kung gusto ko o kung mahal ko ang babaeng yun, ni hindi man lang nila tinanong ang nararamdaman ko. Ganito na ba talaga ang buhay ko? Ibang tao ang nagplaplano. Hindi ba pwedeng ako naman sana ang sumulat sa kabanata ng kwento ko? Ba't ganito lagi, para akong isang puppet ng stepmom ko? Mula sa usaping kumpanya hanggang sa buhay ko'y naka-antaba siya, sariling puso ko, sariling nararamdaman ko parang siya na ang nagdedesisyon eh. Mabuti naman ang pakikasama ko sa kanya pero habang tumatagal kakaiba na ang kinukutob ko dito, ay kutob rin akong siya ang dahilan kung ba't kami nagkahiwalay ni Jane. Naalala ko muli si Jane, nasaktan ako dahil nakita ko rin siyang nasasaktan. Bawat salitang binitawan niya kanina'y bumaon at nagpasugat sa puso ko, mas lalo pa akong nasaktan ang sinabi niyang kalimutan ko na siya't ibaon na rin ang mga alalaala naming dalawa. Paano ko iyon ibabaon kung yun mismo ang mga bagay na pinapahalagaan ko, ang mga bagay na itinuturing kong kayamanan sa buhay ko? Wala pa rin magbabago, siya pa rin si Jane, ang Jane na minahal ko 4 na taon na nakalipas, ang Jane na hinanap-hanap ko. Siya pa rin si Jane na mahal ko ngayon. Another beer please, sabi ko pa sa bartender, I'm now at the bar, lumalaklak ng alak. Sana nga'y pagkatapos nito'y may suka ko na lang lahat ang mga bagay na nagpapasakit ngayon sa puso ko. Here sir, sabay lahat nito, 5 bote na rin ang naubos ko. Wala akong pakialam basta't maibsan lang nito ang mga sakit na nararamdaman ko ngayon. Kinuha ko na ang bote sa kanilaklak ito, dito nagtagal at naubos ito. Sir, tama na po, pero na umuwi na po tayo, rinag kong sabi ng driver ko. Tumingin naman ako sa kanya sa kamarahang umiling-iling. Tama na nga ito. Buti naman Terry na po, maluwag na sabi niya pero ngumisi lang ako at iniangat sa ere ang walang lamang bote. Tama na itong inisa-isa, isang case ang ibigay niyo. Sigaw ko pa. Sir. Mauna ka na. Pero. Kaya ko, sige na. Teka ko, tatawag ko na lang po si Ma'am Sazana, sabi niya sabay kuha ng cellphone niya mula sa bulsa. Pero kaagad ko naman itong hinablot. Sir. Huwag si Sazana, nagkakabulol-bulol na sabi ko, medyo natatamaan na rin ako. Si Jane. Si Jane ang tawagan mo. Nagtaka naman ito. Hu, bakit po siya? Inis ko naman itong tiningnan. Sundin mo na lang. Napahawak ako sa ulo ko at kaagad na rin yumuko sa mesa, nahihilo na ako. Maya-maya pa'y narinig ko ang isang boses ng babae, hinawakan rin ito ang braso ko at nang iangat ko ang mga tingin ko ay malabo ito. Jane, ikaw ba yan? Sabi ko pa, kinusot-kusot ko ang mga mata ko, muntikan pa akong matamba buti na lang ay nasalo ako nito. Umungay-pangay ang mga mata ko at pilit naman akong hiyan-hawakan ng babaeng ito, kaagad ko na naman itong iwinaksi. Bitawan, hik, mo ako, kung, hik hindi ikaw si Jane. Umalis ka na lang, .hit, sa harapan ko. Pero sadyang matigas ang ulo ng babaeng ta at hinawak ako muli. Sinabi nang, ako ta, halika na, umuwi na tayo. Jane. Ham. Jane. Masayang sabi ko at kaagad siyang niyakap, naiiyak pa ako't napasimangot sa likuran niya. Ang mahal ko. Iniharap na naman ako nito, saka na rin siya tumingin sa lalaki. Manong pakitulungan na ako, sabi niya, aba't may ibang lalaki siya.
Dinuro-duro ko naman ang matandang panot, aba buhok palang wala ng panlaban ang lalaking tae. Hoy! Magkakano ka ba? Bilhin na lang kita, ayaw kong may kausap na iba ang mahal ko. Ito naman si Sir, Sir ako to si Manong Edgar, ang driver niyo. Edgar, driver. Ah, dahan-dahan pag-drive Manong. Nahihilo ako. Tinapik-tapik ako nito. Sir, naglalakad ka po, hindi ka po nakasakay. Nakarating na nga sa bahay sila ni Sean. Ako na po bahala, sabi naman ng babae at inakbayan na ang sabog at nanuhumaypay na si Sean, lasing na lasing na nga ito at mukhang wala na rin sa huwestyo. Sigurado ka po ba ma'am? Tanong ng driver, ngiti naman ito sa katumanggo. Opo. Sige po ma'am, hintayin ko na lang po kayo dito. Ham, salamat. Nagpunta na sila sa taas kung saan naruroon ang kwarto ni Sean, ay nalalayan na niya ito hanggang sa narating na nga nila ang kama niya at ibinaba na niya ito. Pero bago pa man siya umalis ay kahad siyang dinakman ito at niyakap. Sean. Pagpupumiglas niya pero sadyang malakas ang lalaki, tumagilid rin ito at kaagad na pumaibabaw, kung saan mas lalong naging kamplakado ang pagtakas nito. Mahal, na mahal, kita Jane, lasing na sabi nito. Sean, hindi ako, hindi na natapos ang sasabihin niya nang bigla siya nitong hinalikan, pilit niyang inilalayo ang mukha pero mas lalo pang ibinao ng lalaki ang kanyang bibig. Kinaumagahan. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko, dahan-dahan na rin akong umupo sa kama ko nang biglang kumirat ang ulo ko. Napapikit ako. Fuck. Mahinang mura ko dahil sa sakit na dulot nito, hinilot-hilot ko na ito at nang medyo hamapa ang kirot ay saka ko na muli nidinilat ang mga mata ko. Inilibot ko ang paningin ko at nandito na nga ako sa kwarto ko, oo nga pala, naglasing pala ako kagabi, lumalaklak ng anim na alak at napahinto ako sa naisip ng maalala si Jane, sinundo ba ako ni Jane kagabi at siya rin ba ang nag-uwi sa akin dito? Natatingin ako sa katawan ko, wala akong pantaas at boxer lang ang suot ko, tanging ang makapal lang na kumot ang nakatikip sa buong katawan ko. Kagabi, may nangyari kagabi. Napalunok ako ng maisip iyon, may nangyari ba kagabi? Naalala ko rin na pumaibabaw ako nun kay Jane at ang kasunod nun ay di ko na maalala. Kung sakali mang may nangyari, para sa akin ay okay lang, lalo na't kung si Jane ito. Biglang bumalaw ang katabi ko, mukhang gising na nga ang mahal ko. Napangiti ako habang pinagmasdan ko, parang bumalik lang ang oras, ang pinagkaiba lang ay pagkagising ko ngayon ay katabi ko pa siya, di tulad noon na hangin lang ang katabi ko pagkagising ko sa umaga. Pinagmasdan ko ang kabuoang likod niya palang ang ganda na, tanging kumot ko lang rin ang nakatikip sa katawan niya. Tumagilid na ito sa akin. Good morning. Napahinto ako. Hindi. Hindi maari. Nanaginip ba ako? Sinampal ko ang sarili ko. Hindi nga ako nananaginip. Nagunat-unat na ito at iminulat na rin niya ang mga mata. Good morning Sean, did you have a good night? Nakangiting sabi pa ni Susanna. Hindi. Hindi maari. Si Susanna. May nangyari sa amin ni Susanna. Paanong si Susanna ang nakasama ko kagabi at hindi si Jane?